Itinanggi ng isang mining company sa Santa Cruz, Zambales ang alegasyong kinukuha sa kanilang minahan ng lupang itinatambak sa Scarborough Shoal. Kaugnay nito, nakuhana ng UNTV drone ang iba pang lugar ng malalaking mining company na makikitang halos mapatag na ang mga bundok at nauubos na ang mga puno. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Naging mainit na ang usapan ng pahayag ni Zambales Governor Amor Deloso na nanggaling umano sa mga bundok ng Santa Cruz ang ipinantatambak sa Scarborough Shoal. Ayon kay Governor Deloso, halos makalbo na ang mga bundok ng Barangay Gisgis at Barangay Ginabon. Ang epekto no, napatag ang bundok, 1,800 trees nawala. Ang ginawa nila, tinambak nila muna, pagdating ng tubig, bumaha, naanod, sabay ito, Santa Cruz, Zambales, destroying no less than 70 houses. Upang kumpirmahin ito, personal naming tinungo ang sinasabi ni Governor Deloso na malawak ang pagkasira ng mga bundok sa lalawigan. Kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Zambales, una naming napuntahan ng LNN Archipelago Minerals Incorporated sa Barangay Ginabon. Pagpasok pa lang sa main entrance ng mining company ay mapapansin na kaagad ang paanan ng bundok na tinabas at ginawang kalsada upang daanan ng mga malalaking equipment. Ayon kay Diodi Soli, ang President Manager Santa Cruz Nickel Mining Project Zambales ng LNN Archipelago Minerals Incorporated, totoong dinadala sa China ang lupang kinukuha sa kanilang minahan, ngunit mariin nitong itinatanggi na sa Scarborough Shoal ito idinadala. Almost all our shipment goes to China, and all of these shipments are before the shipment is undertaken, before it is loaded to the ship, we pay the excise tax to the BIR. Can you imagine yung lupa ang itatabon nila doon, which is madaling anurin ng dagat yun, di ba? So supposed to be, dapat yung nilalagay doon yung bato para hindi mabubuhag yung kung itatambak nila doon sa dagat. No? So I don't think that there is truth to that. Ayon naman kay Governor Deloso, kailangan patunayan ng mga kumpanya na hindi totoo ang naturang issue. There must be a trace ng documents. Mayroon ba silang Bureau of Customs permit? Mayroon ba sila dito sa Coast Guard permit? Because to bring out the minerals from Zambales for purposes of mining exportation, kailangan may trace of documents. Can they really prove that? Maliban sa Santa Cruz Nickel Mining, pinuntahan rin namin ang ilan pang minahan dito sa Zambales. Ito ang tinutukoy ni Zambales Governor Amor Deloso na minahan na pinagkukunan na lupa para naman ipantambak sa Scarborough Shoal. Makikita gamit ang UNTV drone na halos mapatag na ang mga bundok. Kitang-kita rin ang naging pinsala ng pagmimina sa dalawang bundok na ito, kung saan nagmimina ang Eramen Minerals Incorporated at ng Benguet Corp. Ayon kay Deloso, halos mahigit 1,000 puno na ang namatay, kabilang narito ang endemic na Mindoro Pine Tree. Sinubukan naming kunin ang panig ng Benguet Corp Nickel Mines Incorporated, ngunit tumanggi ang mga ito na magpa-interview. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Zambales.